Enrique? Ikaw ba yung naging amo ni Abby dati sa Maynila? Iyong hindi raw nakakalakad? Sa'yo nagtrabaho ang anak ko bilang nurse? Kung bago ka pa lang sa channel neto, Ate Genio, istorya mo, ikwenta ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Maraming salamat! Sa nakaraang kabanata, matagumpay ang naging cesarean section na ginawa ni Enrique kay Abby. Ngunit hindi pa rin alam ang kalagayan ng baby. Habang si Suzanne naman ay laking pagtataka kung bakit hindi pa nakabalik ng Maynila si Enrique at kinutuban nang marinig ang balita nang may pinaanak ito sa Cebu. Ano kayang sikretong tinatago ni Suzanne? Tunghayan ang 17th kabanata. Napansin ni Ford ang pag-iiba ng emosyon ni Suzanne. Kaya naman agad niya itong inalalayan upang umupo. Nang makaupo na ito, ay agad na nagtanong si Ford ukol sa nangyayari. Are you okay, Suzanne? Sumama yata biglang pakiramdam mo. Do you want me to check on you? Huminga ng malalim si Suzanne at saka ngumiti at tumango kay Ford. Yeah, I'm okay. Nakalanghap lang siguro ako ng masamang hangin. If you'll excuse me. Okay, I'll see you later. Sagot naman ni Ford. Tumalikod na si Suzanne at naglakad patungo sa kanyang opisina. Nang makarating siya roon ay agad niyang nilock ang pinto at tumawag sa isang nurse na kakilala niya sa ospital kung saan naroon niya si Abby. Is there a patient named Abby there? Tanong ni Suzanne ang sagutin ng nurse ang telepono. Tiningnan ng nurse ang records at saka ito sumagot. Yes, Doc Suzanne, may Abby po rito at kasalukuyan siyang nasa operating room 405. Siya bang inooperahan ni Doc Enrique ngayon? Yes, Doc. Around 3 hours na silang nasa operating room. There are no updates yet. Sa katunayan, matagal nang naramdaman ni Suzanne na nagdadalang tao si Abby. Magmula pa noong sinabihan niya si Enrique ukol sa kanilang pagpapanggap, nahalata na niya ang pag-iiba ng katawan ni Abby. Dahil isa siyang doktor, alam niya ang mga senyales na buntis na si Abby. At alam din niyang walang ibang magiging ama noon kundi si Enrique lamang. Kaya plinano niyang maigi ang pagsabi ng balitang buntis din siya kahit ang totoo ay hindi naman. Buong akala ni Suzanne ay nagtagumpay na siya sa kanyang plano dahil nawala si Abby at ang mga anak nito sa buhay ni Enrique. Pero hindi naman niya lubos inaasahan na magkikitang muli ang dalawa ngayon. At sa muling pagkikita ni Enrique at ni Abby, sigurado siyang alam na rin ni Enrique na sa kanyang dinadalang bata ni Abby. Halos mapakapit na lang si Suzanne sa kanyang kinauupuan habang iniisip ang mga nangyayari ngayon. Nasa kasalukuyan, hawak mismo ni Enrique sa kanyang mga kamay ang buhay ng kanyang mag-ina. Actually, sa maliit na hospital lang po nagpunta yung pasyente, pero nakitaan po ng defect sa baby kaya ayun po, kinailangan na pong mag-undergo ng emergency C-section. So wala pang nag-update kahit isang doktor? How about Doc Nadia? Isn't she informing anyone? Kanina pa nga po sila sa operating room, wala po talagang update kahit isa. Naghihintay rin po kami para masabihan yung mga kamag-anak ng pasyente na darating. Tumango si Suzanne. Okay, as soon as may balita, please call me and update me agad. Copy, Doc. Ibinaba na ni Suzanne ang telepono at halos hindi na siya mapakali ngayon sa dami at gulo ng mga nangyayari. Natigilan sa pagdiriwang ang mga staff sa loob ng operating room nang makita nilang nakakunot ang loon ni Enrique habang hawak-hawak ang bata. Doc Enrique, is there a prob? Maging si Doc Nadia ay natigilan nang makita niya ng mabuti ang sanggol na hawak-hawak ni Enrique ngayon. Maputla ito at halos kulay asul na. Hindi rin ito umiiyak nang makuha ni Enrique sa loob ng tiyan. Close her up! Utos ni Enrique kay Doc Nadia at agad siyang tumungo sa kabilang mesa kung saan nakahanda ang mga gamit para sa bata. Ibiniti niya pabaliktad ang sanggol, pinalo ng bagya, pero hindi pa rin ito mamulat at umiyak. Chinek din ni Enrique kung may heartbeat ito, pero wala siyang marinig. There are no vital signs, Doc. Sabi ng scrub nurse na nag-assist kay Enrique. We'll commence CPR. Nagmamadaling sabi ni Enrique.
at halos mangatal na siya sa kaba habang pilit na isinasalba ang buhay ng sanggol. Idinidiin ni Enrique ang kanyang mga daliri sa dibdib ng sanggol at marahan, ngunit mabilis niya itong ginagawa. Halos tumagaktak na rin ang kanyang pawis dahil sa labis na kaba. Napalunok siya sa tuwing nakikita na hindi na rin nagbabago ang heartbeat ng sanggol sa monitor. Still no changes, Doc. Come on. Come on. Come on. Come on, please be alive. Pakiusap ni Enrique habang pilit na nire-resuscitate ang sanggol. Halos manghina na rin siya, pero pilit niyang binubuhay ito. Hanggang sa ilang sandali na lamang ay umiyak na rin ang sanggol. Napabuntong hininga si Enrique nang maging pula na rin ang kulay ng sanggol. Lumayo na siya agad rito at agad namang lumapit ang mga scrub nurse upang ayusin ang sanggol. Isa itong batang lalaki. The baby's okay, right? Bring him to the NICU. Utos naman ni Doc Nadia upang maobserbahan ang sanggol dahil na rin sa mga komplikasyon nito. Habang siya naman ay patuloy sa pagtatapos ng operasyon ni Abby. Makalipas ang ilang oras ay naiayos na ang sanggol sa NICU. Nasa loob na ito ngayon ng incubator habang si Enrique naman ay nakasilip sa labas ng bintana ng kwarto kung saan halos maluha-luha siya dahil sa hindi niya sukat akalain na makakaligtas siya ngayon ng buhay ng isang musmus na sanggol. Bukod pa roon, hindi rin niya maiwasang isipin na talagang anak niya ito kay Abby dahil tulad ni Avery, kapareho rin niya ng mga mata ang sanggol. Malakas din ang kanyang pakiramdam at lukso ng dugo. Lalo na noong hawak-hawak niya na kanina ang sanggol. Kahit ikailang muli ni Abby ito, sigurado siya na siya ngang ama ng sanggol at wala ng iba pa. Nang matagumpay na matapos ang operasyon, ay inilipat na si Abby sa recovery room. Naroon naman si Enrique kasama sina Lizelle at Aling Helen sa kanyang tabi. Gusto rin sana ni Enrique na naroon siya sa tabi ni Abby sa oras na ito ay magising. Pagkatapos mag-resign ni Abby sa akin, sinabi niya na babalik siya sa Amerika para magpakasal sa isang doktor doon. Did she really do it? Is she married now? Kumunot naman ang noon ni Lizelle at Aling Helen. Si Abby, ikakasal? Are you referring to Steve? Dagdag na tanong pa ni Lizelle. Tumango si Enrique. Nako, hindi. Hindi gusto ni Abby si Steve. Kaibigan niya lang yun. Matagal ko nang pinapayuhan yun na pakasalan niya si Steve para maging US citizen na siya. Pero hindi niya ginawa kailanman. As far as I'm concerned, dito lang siya sa Cebu naglagi. Diba, Aling Helen? Tumango naman si Aling Helen. Ay oo, narinig ko nga yung Steve na yan. Siya rin pala yung naghatid rito sa amin sa Cebu. Pero hindi. Hindi ikinasal sa kahit sino si Abby. Namuhay lang kaming tatlo rito. Tila lumiwanag ng kaunti ang mukha ni Enrique sa kanyang mga narinig. Where is Avery, her daughter? Ay, yung apo ko, iniwan ko muna sa kumari ko sa Patahian. Hindi ko na muna sinama at hanggang ngayon gulat na gulat pa rin ako sa nangyayari. Tumango naman si Enrique nang marinig ang tungkol kay Avery. Sa katunayan, matagal niya nang gustong tawagan si Abby at hanapin. Ngunit hindi niya alam kung paano niya ito gagawin. Nais niyang mabigyan ng sustento si Avery at makapiling man lang kahit isang beses sa isang buwan ang kanyang anak. Pero naunahan siya ng takot dahil nga sa mga banta noon ni Abby, nakakasuhan siya nito. Napagtanto rin ni Enrique na naging mahirap talaga ang pinagdaanan ni Abby nitong mga nakaraang buwan. Naikwento rin ni Aling Helen na sa ibang bayan na siya naninirahan dahil sa trabaho nito. At ngayon lamang nalaman na nagdadalang tao ang anak. Ibig sabihin ay walang kasakasama si Abby sa mga panahong siya ay buntis. At mag-isa niyang itinaguyod sa Avery at ang panagdadalang tao nito. Marahil ay nagsinungaling lamang si Abby noon na ikakasal siya kay Steve at babalik ng Amerika dahil nga nalaman nito ang tungkol sa kanilang dalawa ni Suzanne. Hindi man lang siya nakapagpaliwanag ng maayos sa dalaga. Hindi maiwasang sisihin ni Enrique ang kanyang sarili dahil kung may nangyaring masama kay Abby at sa kanilang anak, sigurado siyang hindi-hindi niya mapapatawad ang kanyang sarili. Doon din niya naisip na napaka makasarili niya dahil tila ba inuna pa niyang protektahan ang kanyang imahe kesa panindigan ang kanyang mag-ina. Na makalipas ang mahabang panahon, hindi pa rin niya magawang panagutan at ipaglaban si Abby sa lahat. Mas pinili niya pang ipakita sa lahat
na meron silang relasyon ni Suzanne upang bumango ang kanyang pangalan at maluklok sa pinakamataas na posisyon ng kumpanya. Kaya naman ngayong narito na siya sa tabi ni Abby at naghihintay sa pagmumulat ng mga mata nito, sigurado siyang aayusin niya na ang lahat ng gusot sa pagitan nila at itatama niya na ang kanyang pagkakamali. Sa totoo lang, naaawa nga ako riyan kay Abby. Wala namang ibang ginawa yan kundi ang magtrabaho ng mabuti para lang maitaguyod niya si na Avery at itong si Aling Helen. Tapos ngayon, nabuntis na naman pala. Malamang hindi na naman siya pananagutan kung sino man ang nakabuntis sa kanya. Darating talagang panahon na magsisisi rin ang ama ng mga anak ni Abby. Naiiling at dismayadong kwento ni Lizelle. Napaiwas naman ang tingin si Enrique sa kanya at napatingin sa direksyon ni Abby na natutulog habang nakakabit ang ilang mga aparato sa kanya. Nakalimutan ko palang magpasalamat sa iyo, Doc Enrique. Ikaw rin pala itong nag-opera kay Abby. Mabuti naman at nailigtas mo sila. Pahabol na pagpapasalamat ni Lizelle. Tumango at numiti ng bahagya si Enrique bilang tugon. Napalingon naman si Aling Helen kay Enrique. Enrique, ay ikaw bang naging amo ni Abby dati sa Maynila? Iyong hindi raw nakakalakad? Sa'yo nagtrabaho ang anak ko bilang nurse? Napangiti si Enrique. Opo, ako nga po yan. Napahawak si Aling Helen sa kamay ni Enrique. Nakakalakad ka na pala. Mabuti naman kung ganoon. Maraming salamat pala at pinatira mo pa silang dalawa ni Avery sa mansion mo. Balita ko'y maghinhawa naman sila roon. Naging malaking tulong rin po sila sa akin. At saka, para na rin makabawi ako sa kanila kahit papaano. Kumunot ang noo ni Aling Helen. Makabawi? Bakit naman kailangan mong bumawi? Natigilan si Enrique na mapagtanto niya ang kanyang nasabi. Maging si Lizelle ay nagtaka rin. Anong meron sa inyo ni Abby, Doc? At saka, na-appreciate naman namin na nandito ka pero parang ibang turing at tingin mo sa Abby namin. Napakapit si Enrique sa kanyang kinauupuan at huminga ng malalim. Sumeryoso ang kanyang mukha at saka ibinalik ang tingin kay Lizelle at Aling Helen na naghihintay sa kanyang maging sagot. I'm Avery's father. And perhaps, ako rin ang tatay ng baby. Napabitaw si Aling Helen sa kamay ni Enrique at halos mabalot ng parehong gulat at pagtataka ang mukha nilang dalawa ni Lizelle. Magpapaliwanag pa sana si Enrique nang biglang. Code Blue NQ, we need a crash cart. Natigilan ng tatlo nang marinig ang pagkalakas-lakas na page sa ospital. At halos malaglag ang puso ni Enrique nang marinig ang page na yon at kung saan ang gagaling ang Code Blue. At dito nagtatapos ang ating kabanata. Ang anak kaya ni Avery at Enrique ang nagko-Code Blue? Maililigtas kaya ni Enrique ang kanyang anak? Ano kayang magiging reaksyon ni Abby pagdilat ng kanyang mga mata? Abangan sa susunod na kabanata. Kung bago ka pa lang sa channel neto, Ate Junior, istorya mo, ikwenta ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Maraming salamat!